Gentlemen, we have to move fast. Our top priority now is to stop all these kidnapping cases. Naayon sa intelligence reports, involves a known and respected businessman by the name of Anton Ledesma. How could that be, sir? Samantala ang pinakahuling kaso ng kidnapping ay mismong anak niya ang biktima. Yan din ang pinagtataka ko, sir. Pagkatapos niya mag-report, ay hindi na siya bumalik. At parang ayaw na niya makipagtulungan. That's simple, Colonel. Sapagkat si Mr. Anton Ledesma ay natatakot din. Tulad ng mga biktima na may ganyang kaso. And listen to this, Colonel. Lalo silang takot sa mga pulis na tulad natin. Why did you say that? You cannot disprove any longer the fact that some of our policemen are involved in those crimes. Patong, koleksyon, lahat, sabi sa lahat ng illegal. So how can we stop the crime? Kung mismong ang mga pulis na tulad natin ang ating kalaban, Colonel. But still, we have to solve these cases para matigil na ang pambibira sa atin ng media at manumbalik ang pagtitiwala sa atin ng mga taong bayan. But sir, we are doing our best. Your best is not enough. I want results. And I want all concerted efforts of your departments to once and for all stop all this. Colonel Mercado. Sir. I want you to lead this operation and gather the necessary evidence to nail all those involved. And I'm giving you 1 week. Got me, Colonel? Yes, sir. Baby, honey, baby, I love you, baby. I love you very much, baby. Come on, do it to me, baby. Yeah, 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 baby. Yeah, do it to me, baby. That's the way. Ah, 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 ah. That's the way I like it, baby. Yeah, baby, do it to me, baby. Do it to me, baby. No, 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 no. Don't stop, baby. No, don't stop, baby. Don't stop. Oh, oh, baby, I love it, baby. I'm enjoying, baby. Come on. That feels good, so good. Ow! Ow! Uy, tumigil ka na! Lalanding na tayo eh. That's the way. Oh, I like it. Dala niyo pera? Narito. Baka na. Pag bumibili ako, tinitignan ko muna binibili ko. Nasaan si Miss Ledesma? Sigurista ka, bata? Halika. Sumunod ka sa akin. Thank you.
Manuel, ilabas mo na yung babae. Buksan mo ang pinto! Bilisan mo! Halika! Sumama ka sa akin! Halika na! Sino ako dadali? Sige! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, sabi! Ano gagawin niyo sa akin? Tulad na napagkasunduan. 10 milyon. Pwede na kayong umalis. Turko, ilabas mo na sila. Mael, mauna na kayo. May pag-uusapan lang kami ni Mr. Morales. Tayo na, Melissa. Di na. Hey, man! See you in hell! Ano? Sa impyerno! Kanina pa kita tinatanong, ah. Ano ba pag-uusapan natin? Pasensya ka na. Kasama ka sa kontrata. Ang utos, patayin ka. Juan! Hindi ako nalaman! Marami akong alam! Huwag mo ako patayin! Sino ba kayo? Shhh! Relax lang, don't panic! Aga yung mga guards na angel mo! Huwag kayo! Ito ang kabuuan ng halaga na pag-usapan natin. Walang labis, walang kulang. Salamat, to. Tuloy na po ako, Mr. Santiago. Siya nga pala, Totoy. Sir? Yung ginagawa nating Cessna 150, dumating na ang spare parts. Kailangan mayari na yon. Opo, sir. Sige po. Ang gawin mo, bunutin mo isa-isa yung mga spark plug. At saka check-upin mo isa-isa. Ha? Oo. Sabihin mo kung kailangan ng piyesa para makabili agad. Baka madisgrasya pa tayo. Mael, pare. To party mo. Huh? Uy, eksakto to, pare. Tamang-tama. Kailangan ko ng pera para kay inay. Bakit? Lagi kasing dinadaing ni inay ang paninikip ng dibdib niya. Agapan mo yan, Mael. Delikado yan. Try doon ang sakit sa puso. Tara. Huwag ka man magsalita ng ganyan, pare. Nininervis ako eh. The most exciting part is the rescue! You should have seen it. Alam nyo, parang pelikula. The hero and his leading lady are being chased and fired upon by pursuing gods! Ah! Grabe! Kumpletong-kumpleto sa chase at saka sa bakbakan! Teka nga, mukha ba namang bida yung nagligtas sa'yo? Hoy! Oo, ha? Diyos ko! Pero yan ang totoo! Super guwapo!
Talaga? Siguro naman ngayon, yung mga kasamahan mo, ay titigil na ng pagbibintang at paghihinala sa akin. Ah, hilaw pa yan, amigo. Hanggang ngayon ay hindi pa sila kuminsido, okay daw ka. At hindi niyo masisisi ang ibang kasama namin mga pulis. Dahil masyado ang pressure sa amin ng mga matatapang sa taas. Yan nga masama eh. Yung iba sa inyo, para lang may ma-report. Basta na lang nagtuturo ng tao. Kahit walang matibay na ebidensya pinangahawakan. Mga pulis eh. Hey, hey, don't say that! Hold it, hold it. Sandali lang. Nandito tayo para mag-celebrate. Huwag natin pag-usapan ng mga serious na bagay. Ha? Total na rin na anak ko. Nakaligtas na. Come on, let's drink. I believe that it won't be the first and the last time ng pagkikita namin. Mauulit pa yon. Oh? Hindi mo nga alam kung nasa ang lupalop siya ngayon eh. Basta. Umasa pa yan, no? Siyempre. Mukhang exciting ang pinag-uusapan nyo. Would you mind if I join you, beautiful ladies? Sure. Melissa, ipakilala mo naman ako sa mga kaibigan mo. Oo ba? Sino sa amin? Ako ba? Well, hi, I'm Karen. Hi, Karen. Delphine. Totoy, kanina ko pa kayo inaabangan eh. Bumaba muna kayo. Saka na, sa ibang araw na lang. Ikaw naman eh, sandali lang. May sasabihin ako sa'yo. Sige na, pare. Pagbigyan mo na. Alam mo, nandiyan din yun eh. Sige na nga. Ayan. Halika, pasok ka muna. Dito na lang. Hindi naman kami magtatagal eh. Ano bang gusto mo sabihin? Gusto ko sanang ipaalam sa'yo na na-approve na yung application ko sa Brunei. Ba, okay ah. Aasenso ko na rin. Mapapabilang ka na sa listahan ng mga Brunei Yuki. With your looks and your talent, minuminuto kang aaruhin ng mga manyak na Arabo ron. Mga prinsipe at hari. Matutuyot ka. Mauubos mo naman loob mo. Mahina kasi itong kaibigan mo eh. Malamang namunahan pa siya ng mga Arabo. Hilda! Pwede ba kita makakausap sandali? Tsaka na lang, Jesse, nakikita mo nang may kausap pa ako eh. Ha! Problema ba yun? Eh, di palayasin! Sube! Sube! Kaya! Yeah! Pare! Pare! Tinatuboy tayo! Ginagawa tayong para aso! Sabihin mo lang! Sasagbagin mo na to! Jesse, yung Doberman, umuungol. Parang gusto niyang mangagat. Napakabastos naman ninyo! Hindi naman kayo naanon mga tao ah! Halika sa loob! Doon tayo mag-usap! Ano Maya! Ba? Atak! Ano ba? Hindi ka sabi! Sigurin mo nga ako! Ano? Totoy, tama na, tama na. Dapat, iniiwasan nyo na yung gulo at away. Wala kayong mapapala. Oh, tignan mo yan. Tignan mo yan nangyari sa mukha mo. Yung uso mo, oh, para kang nakipaghalikan sa putakte. Mama Carmen, naunahan lang ako ng mga lokong yun. Natsambahan lang nila ako. Pero kung hindi ako napatalikod, hindi sila makakatama sa akin. Ako pa, dating boksingero, dating lumalaban sa ring ng amateur boxing, ako. Ikaw talaga, Mael, puro ka kalukohan. Totoy, halika na, handa na itong merienda. Oo. Oh. Oh, Mael, anong ginagawa mo riyan? Halika na, maupo ka na rito. Ah. Oh, ano? Kamusta naman yung trabaho niyo kay Mr. Santiago? Ayos naman po. Nako, sana naman huwag kayong magpapabaya sa trabaho. Nakakahiya sa kanya eh. Mula nung mamatay ang papa mo, siya na naging katulong natin. Oh, ikaw, Mael, ha? Baka mamaya hanggang doon, daladala mo yung kalukohan mo. Hindi po, Mama Carmen.
Straight po ako. At saka maganda po ang record ko doon kay Santiago. Pero kahit ano pa ang gawin ko, eto pa rin po si Tote yung paborito niya. Eh, parang anak po ang turing sa kanya eh. Ewan ko lang kung bakit. Pero teka. Pare, baklabi ang si Santiago. Nako, ayan ka na naman eh. Matalik na magkaibigan yon at ang papa nitong si Totoy. Parang kayong dalawa, magkarugtong ang bituka. Problema ng isa, problema ng dalawa. O sige na, kumain na kayo't lumalamig na yan. Ah! Ah! Oh, Mile, bakit? Hindi mo ba nagustuhan yung hinanda ko? Hindi po. Very delicious. Napakasarap po. O sige, kain na. Pare. Umuuga yata mga bagang ko. Oh, hindi ang mga nguya. Eh, di ilunukin mo na lang nalunukin. Eh, kung di ako matunawan. Ikaw pa. Eh, bito kang itik ka. Sige na. May katuwiran ka. Aray ko. Excuse me, sir. Just a minute. Oh, boss. Handa mo na yung kotse. Nandito na si boss. Nandito na kami ni boss. Nalay na. Dali, sandali. Bakit pare? Nakakaya eh. Baka akala nila sinusundan natin sila. Tara na. Teka, sandali lang pare. Eh, totoo naman sinusundan natin sila eh. Pare, andito na tayo. Wala nang atrasan to. At saka sayang ang pagod natin. Diga na. Nakakaya, sandali. Eh, baka kung ano isipin eh. Pare, natotorpe ka lang eh. Makinig ka sa akin dahil hustler ako sa babae. Pare. Iba na ang panahon ngayon. Pakapala na ng mukha. Tuturuan kita ng diskarte, pare. Ganito ang gagawin natin. Pag nakasalubong natin sila, titignan mo si Melissa na parang huubaran mo. Pag nasasabihin mong, Hi, Melissa, mukhang marami kang napamilya. Ako nang bahala dyan. Saka mo babayaran lahat ang pinamili niya, di ba? Aba, ba't ako? Ganun talaga manuyo eh. Pare, ganun talaga manligaw. Pare, para makuha mag simpatya ng kanyang puso, kailangan magpa-impress ka. Huwag na yan. You know, ito. Kaya lang stripes eh. Hindi masyadong maganda. Sabel? Ayaw mo yan. Ayoko. Ito. Ito ang gusto Sabel. Ko. You know, ito oh. Yung puti. Anong gusto mo dyan? Ha? Ito. Ah, may red siya. Sabel? Asawa ko. Dumating ka na pala. Ho? Hindi ka nagsasabi. Ako ko ba? Oo. Eh, hindi ako eh, si Sabel. Mama, nagkakamali ho kayo. Hindi ho Sabel ang pangalan niya. Babae, huwag kang makialam dito. Po? Tumating ka na pala. Po? Huwag kang makialam Melissa. Dito, babae ka. Melissa. Karen? Mama, hindi ako si Sabel. Hindi ho siya si Sabel. Pagbitawan niyo ako, hindi ako si Sabel. Tumama ka sa akin. Karen! God! Tumama ka sa akin. Hindi ako si Sabel. Para si Melissa. Dali! Pare, ang galing mo. Ha? Totoy? Totoy? May gusto lang sana akong itanong.
Hindi na ako dapat umalis pa ba? Yun ang pagkakamali ko. Buhay mo ang naging kapalit. Ni hindi mo na ako binigyan ng pagkakataong may pagmalaki ang mga karangalan at mga natutunan ko sa 5 taong pag-aaral. Natupad ko na ang gusto mo, Papa. Top-notch security man na ako. Pinakamagaling sa lahat ng kasabay ko. At sa nangyaring ito sa iyo, Papa, ipinapangako ko, hindi ko sila titigilan. Hanggang sa hukay, Papa, sisigaw sila ng pagsisisi sa kasalanan ng ginawa nila sa iyo. Isinusumpa ko. Inuusin ng taong yan ang bagong kliyente natin. May trumabaho na sa kanya, pero hindi nadali. Masyado kasing madulas at may impluensya. Kaya ingat lang kayo. Saan ba namin makikita yan? O ano? Matatapos pa bukas ang umaga yan? Opo. May bayar na yan bukas. Sige, manager. Oh, kayo dalawa. Paano kayo nakapasok dito? Trespassing kayo, ah. Labas! Mawalang galang na po. May hinahanap po kaming kotseng nakakarnap, eh. Totoy, yun yata yun, oh. Yun, oh. Palagay niyo sa amin, karnaper? Bakit? Totoo naman, ah. Nasa ilatsa naman ang pagbumukha mo, eh. Lumabas na nga kayo. Baka madisgrasya pa kayo. Disgrasya talaga ang hinahanap namin. Hinahabol ako ng pulis, eh. Na naman? Ayan, ayan. Ayan na siya. Halika, dali. Dito ka magtago. Diyan ka lang, ha? Ay, tamang pulis, bakit ho? May hinahanap akong tao, mataas siya. Ah, baka ho yung lalaking mestizo nagmamadali kanina. Dun ho, dun ho siya duman sa likod, oho. Hoy, Totoy, wala na yung mahabol sa'yo. Salamat. Oh, saan ka pupunta? Lalabas. Eh, teka muna. Mag-uusap muna tayo dito. Mag-uusap dito sa loob? Totoy, ba't ka ba ganyan? Para kang manok na takot sa palay. Bakla ka ba? Bakla, ah? Tagal, ano ba yan? Nakakainis naman, oh. Mukhang masyadong madulas ang killer na ito. Lagi niya tayong nauunahan. Nung una, si Miguel Morales. Ngayon naman, yung carnap leader,
na si Benjamin Padilla. Dalawang magkasunod na pagpatay. Pero hanggang ngayon, wala pa akong natatanggap na magandang resulta. Mahihirapan tayo sa professional hitman na yan, sir. Kung patakbo'y mamamatay tao lamang yan, di sana nakakuha na tayo ng ebidensya at lead na magtuturo sa kanya. Kaya gawin niyo ang dapat niyong gawin. Ipagpatuloy niyo ang surveillance sa mga grupong posibleng pinagtatrabahuhan ng taong ito. Hindi ako naniniwala na pangkaraniwang vigilante ang killer. Malakas ang kutob ko na isang malaking tao ang nagpapagalaw sa kanya. Tandaan ninyo, mga suspected syndicate leaders sa mga niyari niya. Sino sa inyo ang kasama ng papa ng oras na mapatay siya? Ako ho, bossing. Paano bang pangyayari? Nabigla nga ho kami. Hindi namin akalain na bigla nilang paputukan ng papa mo. Nung taong may dala ng... nung ransom money. Lumabang kami. Kahit pa paano. Hinabol nga namin hanggang sa kinaruroonan na sinasakyan nila eroplano. May mga tauhan sila ron. Lamang sila sa bilang, kaya nakatakas at napatay mga kasamahan ko. Gano'ng katagal mo na bang kasama ang papa? Matagal na, bossing. Bago pa matayo ang organisasyong ito. Para ng kapatid ang turing ko sa papa mo eh. Ako ang pinakamatalik niyang kaibigan. Kaya ngayon ikaw nang pumalit sa pwesto niya. Makakaasa kang ganun din ang ibibigay kong katapatan sa'yo. Ayoko nang binibilog pa ang ulo ko. Pinabayaan mo siya kaya siya napatay. Hindi ko magagawa yung bossing! Tinungaling! Totoo bossing ang sinasabi ko. Kung sa palagay mo nagsisinungaling ako, patayin mo ko! Totoo? Oo, sige! Takanda ako! Sige. Hilda? Totoy? Paano? Happy trip na lang. Ingat ka. Salamat, ha? Maraming salamat saan? Sa alaalang pinabahan mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Ibang klase ka talaga. Passport, ma'am. Sige po. Meron akong lipad ngayon eh. Eh, di ba sabi mo gusto mong sumama? Sige na! Kunwari ka pa eh! Paano kayo? Bakit? Gusto mo kaming isama? Huwag na lang! Storbo lang kayo eh! Hoy, Totoy! Baka kung saan mo i-landing ang aeroplano ah! Sarap-sarap pala ng pakiramdam kapag nandito ka sa itaas. Para bang ang lapit-lapit natin sa langit? Bakit? Hindi naman ito first time mong sumakay dito, ah. Hindi nga, pero iba yung noon. Saka gusto ko makatakas doon sa mga kamay ng sindikato yun. Kahit siguro sa likod pa ng buhaya, sasakay ako. Para lang makalayo sa kanila. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Totoo ang sinabi mo. Malapit nga tayo sa langit. At ang sakay ko ngayon ay anghel na galing sa itaas. Binubola mo ba ako? Hindi kita binubola, Melissa. Ang sinasabi ko ay nagmula rito. Mula sa puso? Oo, mula sa puso.
Toy, ano ka ba? Ba't wala kang gibo? Ba't malalim yung iniisip mo? Ano ba talaga ang problema? Si Melissa ba? Ha? Hindi. Anong hindi? Kalokohan. Kabisado ko yung biduka mo, pare. Napapansin ko sa'yo eh. Lagi kang tahimik. Tapos minsan eh, natutulala ka. Parang wala sa sarili mo. Nakakapanibago ka. Baka matuluyan ka eh, masira yung ulo mo. Pati ako madamay eh, pareho tayong pulutin dyan sa mental. Sinasabi ko sa'yo. Ay, nakabuhay. Ano ba talaga ang problema mo, pare? Sabihin mo na. Ano ba? Ha? Mael. Oh. Hindi ka ba nagsasawa sa buhay natin? Nagsasawa? Hoy, pare. Kung balak mong magpakamatay, edi ikaw na lang. Huwag mo na ako idamay. Dahil iyak mga babae ko. Ito, puro kakalokohan eh. Ang ibig ko sabihin, di ka ba nagsasawa sa klase ng trabaho natin? What are you talking about, my friend? There's nothing wrong with our kind of job. Hero tayo. We kill the bad guys. Ang mga kriminal. Tayo ang bagong bayani. Di ba? Oo nga. Pero sa mata ng batas, kriminal din tayo. Paano man pare, Makoy, gising pa tayo niyan. Philippines 2000 na pare. High tech na ngayon. Diba? Dapat maging practical na tayo sa buhay. Alam ko na alam mo rin na pera na ang nagpapaikot sa lahat ng bagay dito sa mundong to. Pera! Alam mo, Mael, hindi nabibili ng pera ang konsensya. Kailan ba tayo titigil? Paghuli na ang lahat? Kapag patay na tayo? Nahihiya na ako sa mama eh. Puro na lang kasinungalingan ang sinasabi ko. Hanep! Wow, pare. Ang bigat sa puso. Bago yan ah. Sheesh. Pare. Sa isang sindikato, once you're in, there's no way out, my friend. Baon na tayo. Hanggang dito na, oh, 6 feet below the ground. Ikaw, hanggang dyan na, oh, dahil mas matangkad ka sa akin. Sa palagay mo ba, eh, makakabangon pa kaya tayo? Kung talagang gugustuhin natin, bakit hindi? Oh, ano ba kayo? Totoy, Mael, hating gabi na, may pasok pa kayo bukas. Sabi ko na siya, pare, hating gabi na eh. Magpahinga na tayo. Sige na po, Mama Carmen. Tutuloy na po ako. Pare, yung sinabi ko sa'yo, huwag ka masyado mag-isip. Magsimba ka bukas. Kulang ka lang sa dasal. Hey! What's happening in our country? I don't understand this. I'm a police officer. I'm a colonel. Para ipabitbit mo na lamang dyan sa mga aso mong ulol na alaga. You owe me one. You owe me an apology. Pasensya ka na, Colonel. Matagal ko nang alam na walang modo yung mga bata ko. Kaya mo, tuturuan ko ng leksyon. That's enough for me. Gano'ng kahalaga ang pag-uusapan natin? Napakahalaga, Colonel. Tungkol sa pagkamatay ng papa ko. But it seems you need to know. Well, bilang isa sa mga kasosyo ng ating organisasyon, maring may alam ka sa naging partisipasyon ni Anton Ledesma sa mga nangyari. Halabalu! Palabas lamang ng papa mo at ni Anton ang ginawang pagdukot kay Melissa. Para papaniwalaan ng mga pulis na walang kinalaman si Anton sa mga kidnapping. Eh, kung palabas lang yan,
Ano nangyari sa papa ko? Aksidente, Colonel. Aksidente! Milyon ng pondo ng grupo alam. Hindi nakapagtatakang mag-interesan. Anong ibig mo sabihin? Ibahin mo si Anton Alan. Pagdating sa pera, walang kaibigan o kapatid man. Pwedeng tama ka, pero hindi tayo nakakasiguro. Maaari ding kinag-interesan ang taong inutusan. Dalhin ang ransom. Yung hitman na yan, yan ang kailangan ko. At dahil alam kong mahal na mahal mo, Papa, trabawin mo, Colonel. Ha? Hindi pa rin sapat na ebidensya ang mga litratong to. Pero, sir, ang kausap ni Colonel Mercado ay ang kaisa-isang anak ni Miguel Morales. So what? Anong malay mo kung humihingi lang siya ng tulong kay Colonel Mercado? Para malutas ang kaso ng pagkamatay ng kanyang ama. Pero, sir, she could have talked to anybody else. Bakit kay Colonel Mercado pa? What are you driving at? Gusto lang namin ma-establish ang posibilidad na may alam si Colonel Mercado sa mga nangyayari ngayon, sir. Nagbibintang ba kayo? Hindi yun, sir. But we suggest that Colonel Mercado be included in our list. Anong malay natin, sir? Baka na kay Colonel Mercado ang kasagutan sa mga tanong natin. Mag-iingat kayo. Remember, Colonel Mercado is a fellow officer and a respected one. You just can't afford to issue statements against him. Lalo na, kung wala kayong matibay na ebidensyang pinangahawakan. Bakit ako kanyang pagbibintangan? Hindi ba niya alam na matalik kong kaibigan ng kanyang ama? Kasama ko ba sa negosyo? Alam na ni Alan ang ginawa niyong plano ni Miguel. Ipinadukot mo ang sarili mong anak para iligaw sa iyo ang hinala ng mga pulis. Eh ang problema, ang taong kumuha kay Melissa na yung anak ang siya ng taong pumatay kay Miguel. Natural na pagbintangan ka. Ha ha, simple. Pero may mas mabigat tayong problema, kapatid. Nakarating sa akin na nagpakalat ng kontrata si Alan. At para mga asong ulol na mag-aagawan sa kontratang 50 mil para itumba ka. Pero, kayang-kaya mo yan. Unahan mo sila. Mas gugustuhin kong makipaglamay kay Alan Morales. Kaysa sa iyo, partner. You know what to do. It's your decision. Sinadya kita ng personal, Santiago. Para malaman mo kung gaano kalaking kontrata ang ialo ko sa'yo. Kaya lang, ang gusto lamang nung nag-uutos na patayin si Alan Morales ay yung ding hitman na pumatay sa kanyang ama si Miguel. Hindi problema yon. Ang gusto kong malaman kung magkano ang halagang pinag-uusapan. 70 mil na malinis ang para sa'yo, Santiago. Easy job. Big box. Ano ho yun? Anak po ako ng pasyente. Pwede ko po siya makita. Doktora, anak daw ho ng pasyente. Pwedeng papasukin? Sige, tuloy ka. Salamat, pare.
Nay. Nay. Hindi mo siya pwedeng kausapin. Under sedation siya. Kritikal ang lagay ng nanay mo. Bypass operation ang kailangan natin para maligtas siya. Kailangan ma-schedule na natin ang operasyon. At malaking halaga ang kakailanganin mo. Magkano kailangan po? Mga 80 to 100,000. Paging Dr. Benitez. Dr. Benitez, please proceed to the emergency room. Kailangan mag-desisyon kaagad. Excuse me, kailangan ako sa emergency. Mael? Wala akong ganong kalaking halaga. Dito ka muna, bantayan mo nanay mo. Gagawa ako ng paraan. Pare! Alam kong iniisip mo, pare. Sasama ako. Mas kailangan ka ng nanay mo rito. Pare, kailangan ma-perfect ang trabaho. Kahit papano, may maitutulong din ako sa'yo. Sige na. Ano ba talaga, pare? Saan ba talaga? Mapagod na ako, nahihingal na ako eh. Masyado ka naman maraming reklamo eh. Dito raw natin makikita yung tao. Tara na! Pare, huwag may nangyari sa akin. Ikaw nang bahala sa nanay ko ha. Tumigil ka nga. Kung ano-ano pinagsasasabi mo eh. Adios, Alan. Alan? Buhay ka ba? O galing ka na sa impyerno? Sa kahit na anong laban, kailangan gamitin ang utak.
Lucky you. Nasaan siya? Nakalis na. Ha? Nakita mo na. Pinabayaan mo pa. Alam mo, hindi ako pwedeng lumantad. Hindi ko pwedeng abulin yun. Hey, you're fine. You're okay, ha? Eh, ba't sumama ka pa? Wala ka rin sinibig. Hahanapin natin siya. Hindi siya makakalayo. Come on! Get up, macho man! Doktora, dala ko na po ang pera para sa operasyon ng nanay ni Ismael Rivero. Doktora, gawin niyo po ang lahat ng magagawa niyo para po mailigtas siya. Maaasahan mo yun, Mr. Ramirez. Sa tulong at awa ng Panginoon, makakaligtas siya. Sunado ko eh. Ang hirap sa'yo, Mr. Ledesma. Gusto mo, palagi sa'yo ang sarap. Pabayaan mo naman akong lumigaya pa minsan-minsan. Pineda, matalik na kaibigan ng anak ko si Karen. Ginahasa mo na pinatay mo pa. Paburo ka dahilan! Pineda, kung nakinig ka lamang sa akin, hindi sana nangyari ito. Hindi mo nakiginalap, eh pinahamak mo pa ako! Ano ba bang inaalala mo? Nangyari na ito eh. Patay na ang testigo. Wala nang magsasalita. Ah, puro kakatwiran! Paso ka naman! Ito ang dadang mo, Pineda. Wala kang gagawin na hindi ko alam. Naintindihan mo? Ha? Pa, bakit ninyo nagawa yun? Ang taas pa naman ang pagkakakilala ko sa inyo. Melissa! Delphin, hindi pa tayo tapos. Mag-usap ulit tayo. Melissa! Wala ba kayong kilalang tao na maaari may galit sa kanya? O kaya maniligaw na binasin niya? Wala ho. Miss, may nag-aarap po sa inyo. Melissa, ang kaibigan mo, wala na. Ano bang nangyari? Nakuha siya sa tambakan ng basura. At ayon sa medical legal, paulit-ulit siyang ginahasa bago siya pinatay. Miss, baka naman may maibibigay kayong impormasyon
para malutas kagad ang kasong ito. Totoy? Melissa? Melissa, anong problema? Mula kanina umaga, gulong-gulo na isip ko, Totoy. Dahil hindi sinasadya. Natuklasan ko ang totoong pagkatao ni Papa. Mali pala ang pagkakakilala ko sa kanya. Siya pala ang pinuno ng grupong dumudukot sa mga babae para ipatubos. At kaibigan din niya ang kumasa at pumatay kay Karen. Anong nalalaman mo sa kanya, Totoy? Sagutin mo ako! Tao ka niya, hindi ba? Hindi ka totoong pulis o sundalo. Anong koneksyon mo sa kanya? Sino kang talaga, Totoy? Sagutin mo ako! Sino? Hindi ako tauhan ng papa mo. Hindi ko siya kilala. Sinungaling ka. Noong paman, niloko mo na ako. Melissa, sinadya akong itago sa iyong pagkatao ko dahil natatakot ako mawala ka sa akin. Matanggap mo kaya na isa akong upahang kriminal? Binabayaran ako para pumatay. Melissa, magpapaliwanag ako. Ano pong dapat mo ipaliwanag? Ayoko nang tumanggap na kasinungalingan! Pakinggan mo muna ako! Hindi ko rin ginusto ang ganitong buhay. Gusto ko lang may pagiganti ang ama kong walang awang pinatay. Bilang ko ilang bala ang tumago sa katawan ng aking ama. Sino naman ang pinaghihinalaan mong pumatay sa kanya? Maaaring nakalaban niya sa politika. At kung hindi mabigyan ng katarungan ng pagkamatay niya, nagbabaka sakali ako na isa sa mga biktima ko ang pumatay sa kanya. Sa ginagawa mo, wala ka na rin pinagkaiba sa taong hinahanap mo. Hindi pa ulit, Totoy. Hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mga pinagdaanan mo. Sapat na yung makita ko na handa ka na magbago. Ano ba talaga ang problema niyo ng papa mo at gano'n na lang kalaki ang tampo mo sa kanya? Baka naman may kinalaman dyan si Totoy, ha? Ma, kasi yun, totoo niyan. Nang dahil sa akin, napagsabihan siya ng papa niya. Kaya mo siya inuwi rito. Baka naman, imbes na mawala ang problema, lalong lumaki dahil sa ginawa mo. Mukhang menor de edad ba ito si Melissa? Pag naghabol ang papa niya, pwede kang mademanda. Hindi naman ho alam ng papa ko na dito ako dinala ni Totoy eh. Kahit na, siyempre hanapin ka rin noon.
Melissa, hindi maiiwasan sa mga magulang at anak ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero dapat mong isipin na walang magulang na maghahangad ng masama para sa kanyang anak. Kaya Totoy, mabuti pa ihatid mo na siya. Alin Carmen? Uuwi din ho ako. Huwag lang ho muna sana ngayon. Eh, kung pwede ho sana, dito ho muna ako. O sige, sige. Matulog na muna tayo at mag-uumaga na. Pero bukas, pag-uusapan natin kung anong mabuting gawin. Bago pa lang mamatay si Mael, talagang gusto ko na itigil ang ganitong klaseng trabaho. Ialok nyo na lang sa iba yan. Talagang ayoko na. Totoy, sandali. Naiintindihan kita. Pero bigyan mo naman sana ako ng isa pang pagkakataon. Pasensya na kayo, Mr. Santiago. Talagang hindi kaya ng konsensya ko. Malaking bagay para sa iyo, Totoy. Magiging malinis ang pagsisimula mo sa pagbabagong buhay kung mawawala si Delphine Pineda. Hawak niya ang lihim ni Anton Ledesma. At oras na kumanta siya sa mga pulis, siguradong lalabas na may kinalaman tayo sa lahat ng patayan. Huling trabaho mo lang ito pwede. Hmm? Masyado ka na maraming nalalaman, Pineda. Pinagbabakasyon ka na ng mga kaibigan mo. Sino si Anton? Siya pa nag-utos sa'yo? Magkano'ng binayad niya? Sabihin mo, dodoblihin ko. Huwag mo lang ako patayin. Pasensya ka na. Bayad na ako. Ba't para ka nakakita ng multo? Akala mo patay na ako? Hindi ako ganun kadaling patayin. Ngayon, ako naman ang sisintensya sa'yo. Tutan nyo!
akala nyo may isa nyo ako. Wala kayong gulang. Santiago, malaking problema natin ngayon. Palbak ang hitman mo! At ngayon alam na ni Ala kung sinong pumatay sa kanyang ama. At natitiyak kong hindi titigil yun hanggat hindi nakakaganti. Imposible mangyari yon. Alam ko ang kapasidad ng tao ko. Makinig ka sa akin! Ang pinakamaganda mong gawin, Santiago, ay punta mo siya! At sabihin mo kiligid niya, sarili niya! Tiyak na hindi lamang ang grupo ni Aaron Morales na naghahanap sa kanya, kundi pati mga polis. Sa oras na makita siya, pali-pali kung tayo sasabihin sa kasong ito! Oo! Ganun nga! Isang araw pa siya umalis eh. Nagpaalam sa akin, pinapunta niyo raw sa Subic. Akala ko narito na siya. Bakit ho? May problema ba? Wala naman. Tumawag kasi sa akin yung may-ari ng chopper na inayos na Totoy. May konti pang inireklamo. Ay, Aling Carmen, may bisita ho pala kayo. Halika, Melissa. Pakikilala kita sa amo ni Totoy at Mael. Mr. Santiago? Bakit to kayo nandito? Magkakilala pala kayo? Oho. Ibigan ho kasi siya ng papa ko. Ah. Sa inyo ho pala nagtatrabaho si Totoy? Napasyal ho kayo. Hinahanap niya si Totoy eh. Hello? Ma, si Totoy ho ito. Oh, anak, mabuti tumawag ka. Nandito si Mr. Santiago. Gusto kang makausap. Totoy, ano ba? Hello, Mr. Santiago. May importante tayong pag-uusapan. May nire-reklamo si Mr. Gonzales sa chopper na ginawa ninyo ni Mael. Gagamitin nila yung bukas. Kaya kailangan matapos ngayong gabi ang trabaho. Sino pa tatrabaho mo? Ako? Hello? Hello? Hello, Mr. Santiago? Ano nangyayari dyan? Hello? Mama! Mama! Totoy, sino to? Si Alan Morales. Ang anak ni Miguel Morales. Maniningil lang ako. Bakit? Anong kasalanan ng anak ko sa inyo? Ha? Magmadali ka, Totoy. Baka sakaling abutan mo pang buhay ang nanay mo. Alan, huwag mong itamay ang mama ko! Alan! Alan Carmen! Pasensya ka na, Totoy. Hindi nakapaghintay ang tawang ko. Ngayon, kung gusto mong gumante, Alan Carmen! Pumunta ka sa lugar kung saan mo pinatay ang papa ko. Tumama ka. Bakit to? Anong gagawin niya sa akin? Maawa po. Kawawa naman. Sama niyo. Wag! Wag po! Anong gagawin niya sa akin? Tayo! Itawalin niyo ako! Halik ka na!
Sige, tabi, oh. Tabi lang, oh. Sige, tabi lang. Sino naman yung babaeng yun? Kilala niyo ba? Hindi, ho. Pagkatapos yung madilig yung putok, ano pa nakakita niyo? May mga lalaki ho naglabasan dyan. Puro de baril. May hatak-hatak silang babae na isinama sa kanilang pag-alis. Sino yung babaeng yun? Kilala niyo ba? Hindi. Pero lang ako itatanong sa inyo. Pagkatapos yung marinig yung putok, may nakita pa kayong iba? Wala na ho ako nakita. Bakit? Sir, alam niyo, nalilito na ako talaga sa ginagawa natin. Umisan tuloy, hindi ko na maintindihan kung sino kakampi natin eh. Umisan si Anton. Umisan si Alan. Sino ba talaga? Nalilito na ako sir. Paano maintindihan? Eh, gunggong ka. Hindi ba pumasok dyan sa kukote mo? Nakapag namatay si Alan o si Anton, sino dalaga matito na? Eh di kayo sir. Ibig sabihin nun, ako na may kontrol lang milyong-milyong pera ng organisasyon. And the most satisfying moment of my life. Ngayon ko makikita ang parang mga sumulo na nagkakagatan si Anton at si Alan hanggang sa mamatay. Dreams comes true. Oo nga, sir, ano? Yan ang sinasabi ko. Tayo na. Hello? Pwede ba makausap si Major Molina? Brad! Kung mag-hold up ka, wala kang makukuha sa amin! Hindi. Anak ko ng babaeng sa kanyo dyan. Pwede nyo ba kaming maiwan sandali? Hindi pa pwede. Kung gusto mo, sumunod ka lang sa morgue. Brad! Uy! Sige na. Nakikiusap na ako. Gusto ko lang siya makita. Oh, sige, bossing! Halika na, halika na! Bilisan niyo! Uy, itayin niyo ako! Bossing, bahala ka na dyan, ha? Hindi mo na ako naririnig. Pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali. Ma, inaamin ko, nagkasala ako. Pero ba't ikaw pa naging kabayaran? Hindi ka na nila dapat itinama. Pinapangako ko sa iyan. Sinusumpa ko, Ma. Papa! Papa, si Melissa to! Papa, nandito ako sa safe house ni Alan Morales. Papatayin nila ako. Papatayin nila may ilang pambayad pagkamatay ng ama niya. Papa, kasalanan mo to eh! Kasalanan mo to! Didesma! Oras na ng paniningil ko! Alan! Alan, please!
Huwag mo sasaktan na aking anak. Wala siyang kasalanan sa iyo. Wala rin kasalanan ang papa ko. Pero pinapatay mo siya. Ganti-ganti lang, Ledesma. Alan. Alan. Walang kinalaban sa pagkamatay ng iyong ama. Kaya ko patunayan sa iyo. Ihintayin kita. Sige, bilisan mo. Hanggat malinaw pa ang utak ko. Alan! Confirm na lahat, sir. Involved sa gulong nangyari ang mga taong nasa listahan natin. Magmula kay Anton Ledesma hanggang kay Colonel Mercado. Away ng grupo nila Ledesma at Morales ang dahilan ng mga patayang nangyari. Unsa na biktima ang matandang babae at ang isang taong nagngangalang Santiago. At ayon naman, sir, dun sa mga nakakita sa nangyaring kaguluhan dun sa bahay, tinangay ang anak ni Ledesma. Tsak na siya ang gagamitin ni Morales laban sa kanya. Alam niyo ba kung saan siya dinala? Sa ngayon, sir, hindi pa. Pero hinihintay natin ang tawag ng ating asset para i-report kung saang lugar. Then prepare your men. Tell them to be ready to move out. The moment we receive the information. Ngayon ang ika-apat na pong araw ng pagkamatay ng papa ko. Kaya bago lumisan ang kanyang kaluluwa dito sa lupa, gusto kong humingi ka ng tawad sa kanya. Nagkakamali ka. Hindi ko maaaring pag-isipan na masama si Vic. Alam mo naman siyang pinakmatali kong kaibigan. Tama ka, Ledesma. Kaibigan ka ni Papa. At ang magkaibigan ay hindi dapat naghihiwalay. Kaya samahan mo siya. Kumusta mo po? Papa! Adios! Goodbye, Anton! Ngayon malalaman yung katangahan mo, wala tayong makampi dito, kundi ang pera. Naintindihan mo? Bayan doon. Sige, magkunwari ka. Kunwari ka na lang. Ayun na. Magsiyanda kayo. Salubungin natin. Dali siya! Pitawalin niyo ako! Pitawalin niyo ako! Alan, andiyan ang hinahanap ng tao. Si Totoy. Galing mo talaga, boss. Okay. Tukuyo! Okay ba? Okay, okay. Tutok ka! Totoy! Dito mo pinatay ang papa ko!
Kaya dito di kita ililibing! Siguruin mo lang ako, Alan! Dahil sa ginawa mo sa inay ko, hindi kita iwanan buhay! Lisa, tumakas ka na. Tatapusin ko lang ang laban ko kay Alan. Toti, pinatay nila si Papa. Baka mapahamak ka. Hindi siya dapat makalayo. Nasaan siya? Doon ho! Tingnan! Anong pala niyo? Anong? Hop! Hindi na po! Hindi na po! Sige! Thank you.
mabilis. Totoy!
Isinuko ni Ernesto Ramirez, alias Totoy Hitman, ang kanyang sarili sa batas. At siya'y nahatulang mabilanggo ng habang buhay bilang kabayaran sa mga nagawa niyang krimen. Pagkalipas ng ilang taon, siya'y nabigyan ng parol dahil sa kabutihang ipinakita niya sa loob ng bilangguan. At sa kasalukuyan, siya'y namumuhay ng tahimik sa piling ng kanyang pamilya. Sana ang kasaysayan ni Ernesto Ramirez ay magsilbing aral sa sinumang maglagay ng batas sa kanyang mga kamay. Sa anumang kadahilanan ay may katapat na kaparusahan.